wonder you guys, paano nga ba mag-uwi ng mga aso sa Pilipinas? Ayan, lalaki na ang mata ni Waffle. Hindi naman kita iuwi sa Pilipinas, yung ibang aso ang iuwi natin. So guys, kung gusto nyo malaman kung paano mag-uwi ng mga aso sa Pilipinas, please panoorin nyo yung video na to hanggang sa dulo. Isa-isahin natin yung mga requirements, step by step na kailangan ninyong gawin. Magpapakita rin ako sa inyo ng mga sample documents para talagang makita ninyo yung mga kailangan ninyo na ihanda kung talagang plano nyo mag-uwi ng mga cutie pie ng mga ganitong aso sa Pilipinas. Tara, samahan nyo ako. Okay guys, umpisahan na natin yung mga kailangan ninyo. Silipin ko lang kung ano yung meron sa notes ko. So yun na guys, simulan na natin. Ang unang-una syempre, mga documents ng mga aso ninyo. Number one, especially yung microchip ng mga aso. Naka-microchip na ba yung mga aso ninyo? So kung hindi pa, punta kayo sa vet ninyo tapos mag-inquire kayo ng magkano ba ang pa-microchip sa mga aso. Mabilis lang yun guys. Tapos pagkatapos nun, ihanda nyo rin yung kanilang updated na vaccine at saka yung kanilang mga booster, dapat updated yon. So di ba pag nagpapavaccine tayo ng mga aso natin dito sa Thailand, binibigyan talaga sila ng maliit na booklet tapos nakalagay doon pet passport. So yon. Kailangan din yun guys, ihanda nyo yun kasi di ba nandun yung mga dinidikit na sticker na nagpapatunay na updated sila sa kanilang mga vaccine at saka sa mga booster nila. Tapos guys, kailangan din ng health certificate ng inyong mga aso na issued ng vet ninyo. Doon makikita kung ano ba yung mga itinurok na sa inyong mga aso. Kung updated na, kung may anti-rabies ba yan, doon yun makikita guys sa health certificate na ibibigay sa inyo ng vet. Mag-request lang kayo nun guys at ito yung sample makikita nyo sa screen. Yan guys, importante di ba? Yan lang naman guys yung mga kailangan yung documents para sa inyong mga aso. Di ba? Andali lang. Yung sa microchip guys, bibigyan din kayo ng certificate of na naka-microchip yung inyong mga aso. Very important yun kasi din yung makikita yung microchip number ng inyong mga aso. So yun guys, yun yung pinaka-importanting document na kailangan ninyo. Documents na may kinalaman sa aso. So yun yung step 1. So kung kumpleto nyo na yung mga documents na yan, ang sunod naman, kailangan nyong magpa-redribo ng mga documents na ito sa embassy. Ito nga pala guys yung complete na listahan ng mga documents na kailangan ninyo bago kayo pumunta sa embassy. Dapat talaga kumpleto na para isang puntahan na lang. So number one guys na pinaka-importante itong affidavit of undertaking. So if you are interested guys, I have the PDF copy of this affidavit of undertaking at pwede kong ibigay sa inyo, pwede kong i-share sa inyo, or you can also get it from Google of course. Pagkatapos yun guys, of course, yung copy ng passport ng mag-uwi sa mga aso sa Pilipinas. Tapos, yung mga pictures ng inyong mga alaga na dadalhin sa Pilipinas, katulad nito, yan, nakikita niyo yung mga poging-poging aso na yan. Yan, picture nila guys. At ang sunod na documents guys, ay yung mga documents na may kinalaman na sa inyong mga aso. Yung kanilang vaccine certificate, microchip certificate, lahat ng mga nabanggit ko kanina, isasama ninyo dyan sa inyong mga documents na ipaparedribon. Yan guys, yung step 2. Kung may tanong kayo guys, leave me a comment or PM nyo lang ako. Kasi pupunta na tayo sa step 3. Yan guys, ang step 3 guys ay pupunta kayo sa isang website. Nandyan guys sa description yung website na pupuntahan ninyo. Syempre, unang-una ninyong gagawin, kailangan ninyong mag-register para meron kayong account. Kailangan talaga naka-register. So, madali lang naman guys mag-register. Follow nyo lang lahat ng mga makikita nyo sa mga mag-a-appear na mga prompt box. So, i-follow nyo lang. Tapos, dyan kasi yung mga na-red ribbon ninyong documents, i-upload nyo dito sa website na to. Ito yung ating, nagre-request na tayo at this stage, step 3 natin, nagre-request na tayo guys ng import documents natin o yung ating import permit. Yan guys ha, import pa lang tayo, meron pa tayong export. Medyo mahaba-habang step to, pero hindi naman siya ganun kahirap guys. Kayang-kaya ninyong, possible na makapag-uwi kayo sa Pilipinas ng mga aso. Kasi yung aking friend na mag-uwi ng mga aso sa Pilipinas, second time na niya na mag-uwi ng mga aso. At yan, nakalusot, wala naman silang problema, wala silang naging hassle na iuwi nila ng maayos yung mga aso nila sa Pilipinas. Nakakatuwa. At ang dami guys nagtatanong ng mga info, ano bang kailangan gawin. So I guess guys, this video is perfect for you. So yun na nga,
So, pag nakapag-register na kayo, guys, basahin nyo lang, guys, na maigi yung mga information na nandyan sa website. I know you can do it. You can follow the steps. Or if not, medyo nalilito kayo, PM nyo lang ako, message nyo lang ako. Tapos, po-providean ko kayo ng information as much as I can. Ayan, guys. Diyan nyo, guys, i-upload yung mga documents. At pagtapos na kayong mag-upload, wait lang kayo, guys, ng mga 3 working days para makita nyo yung sagot nila. And don't worry ha, if ever ma-reject kayo sa inyong first try, you can try and try and try again. Kasi sasabihin naman nila sa inyo kung ano yung mga missing na documents, ano yung mga maling documents, hanggang sa ma-approve kayo. Yun guys. So once na ma-approve na kayo guys, pwede nyo nang ma-download yung inyong mga documents na ang nakalagay na dun ay ang inyong, like this guys, makikita nyo sa screen. Ito na guys ang inyong import permit. Yan guys, pinaka-importante kasi yung import permit na yan guys, yan naman yung gagamitin natin para makakuha naman tayo ng export permit. At yung export permit na yan guys, sa part 2 na guys ng vlog na ito. Ayun guys, so I hope may natutunan kayo sa vlog na to and I hope you like this content guys. Kung may tanong lang kayo, comment lang kayo dyan sa baba, sasagutin ko yan or PM me. Madali naman akong kausap. I will help you. Thank you for watching this video. I'll see you on the next one.